Alright, what's up sa inyo mga ka-NP? It's me again, Erwin, and welcome back for another video. And for today's video mga ka-NP is ang gagawin natin and ang i-feature natin is magpapa-PMS tayo, which is magpapa-PMS tayo sa may Shell mga gasoline station, which is alam ko meron din sa mga ibang mga gasoline, pero napili ko ang Shell. Bukod sa malapit sa amin is may mga marami akong mga review na naririnig na okay naman magpa-PMS sa Shell. So tara, yun ang i-future natin for this video. And to give you an idea lang, dati is sa ano talaga ako, sa kasa. So first time kong itatry magpa-PMS sa Shell. So tara, tingnan natin kung ano yung magiging journey natin. Samahan nyo ako guys. So let's go. A few moments later. So yon mga ka-NP, on the way na tayo papuntang Shell. Puntang Shell. May binati lang akong kaibigan natin. So tara, samahan niyo ako guys. Sana maka, pero 'di ba babe, sa Shell bawal kasi ang cellphone. So follow natin. Follow natin yan. Huwag nating ano, kung di talaga pwede mag-video, follow natin. Pero I will assure you guys na makakapagbigay ako ng idea sa inyo kapag nagpa-maintenance kayo or gusto nyo rin magpa-maintenance sa Shell. So tara guys, drive muna tayo. So let's go ulit. Meanwhile, so yun mga ka-NP, andito pa rin kami on the way to Shell. So by the way guys, dito tayo sa may Shell Francis magpapa PMS. Ayun, ang alam ko ang price range kapag magpapa maintenance ka, alam ko ba? Is ang alam ko kapag magpapa maintenance ka is around di ako nagkakamalit, 3,500 to 4,000. Kapag fully, based on canvas lang, pero tingnan natin mamaya. Kapag ano lang yung totally change oil lang, then wala namang ibang gagawin sa sakyan, itong Toyota Wigo is nag-average siya ng 3,500 to 4,000. Depende na lang din siguro sa services, pero usually dun siya magre-range. Ano na yun mga ka-NP, fully synthetic na yun. Fully synthetic na yan, and yung fully synthetic is umaabot siya ng 10,000 kilometers bago ka ulit magpa-change oil. So mahaba-habang biyahean ulit yon bago ka ulit magpa-change oil. So kapag fully synthetic, ganun yung kilometer na kaya niyang takbuhin before bago ka ulit magpa-change oil. So by the way pala guys, again shout out pala sa mga taga Panghulo Malabon. Yan, shout out po sa inyo. And sa lahat ng mga taga Malabon, shout out out there. Sana may magkaroon tayo ng maraming subscriber sa taga Malabon para baka in the long run is meron tayong meet up, no? Mga ganun. Sa lahat ng mga naka-subscribe and sumusuport dito sa NP channel, maraming salamat po sa inyo. And ayun, nagawa na natin ang ating first road giveaway. And parang road charity natin 'yan. And I'm hoping na marami pa tayong magawang ganyan. So kapag pag subscriber ka ng NP, part ka ng journey ng program na yan. So binabati ko din kayo dahil para sa ating lahat yan, di ba? Parang yan yung gagawin, yan yung panaano naman natin, way of, isa sa mga way of giving natin, dahil paano naman ano tayo sa sasakyan. So sa ganung pamamaraan natin gagawin yung ating giveaway. So mamaya na lang guys, punta muna tayo sa Shell
Shell Francis. So, I see you in a bit. So, let's go! A few moments later. What's up guys? Welcome back dito sa acting YouTube channel. And, ayun nga, kakatapos lang nating magpa change oil sa Shell Service Center. So, yun pala yung proper, ano doon, proper term. So, ito yung ano guys, based on my experience, ito, ano kasi guys, hindi siya advisable mag-video doon kasi nga, gasoline station yun. So, ito yung picture niya. Yan, so, yan yung picture nung ginawa kay ating Toyota Wigo. And, so far okay naman, chinek naman. Aside from change oil, is may mga chinek naman sila. And, yun, namili ako kung ano yung, or sila rin, nag-recommend sila ng langis na pwedeng ilagay, pero fully synthetic yon. And, tinanong nila ako kung pang city driving ba, or mahilig ka mag long drive, parang ganun, may variety, para kung ano yung mga offer nila. And, they offer me ito. Yan, papakita natin. You know, Shell Protect. Yan, fully synthetic na siya. Ayan mga ka-NP, fully synthetic motor oil, expertly engineered to deliver enhanced protection for your engine. So right now guys, ito na yung langis ng ating Wigo. And so far okay naman siya, wala namang problema. And yun, another 10,000 kilometers ulit bago ulit tayo mag-change oil. So successful naman, okay siya. So ito siya. And when it comes naman doon sa pricing nila, is inabot siya ng ito. Ayan, screenshot. Tsaka ito. Inabot siya ng 3,612. So, ito yun. Ito siya. And, ito, good thing is, ito, aside from, then usually naman, aside from change oil, and, yan, meron siyang inspection points. Sana makita. Ayan, so, ayan, inspection points. Ayan, merong, tingnan ko lang. Ayan, ayan, change oil, Shell Helix, ayan. So, they also indicate yung next kilometer, no, kung kailan ulit ako possible na dapat magpa-change oil. And, ayan, may mga pointers. Oil filter, ayan, new oil filter, included yung oil filter. Tire pressure, windscreen, coolant, brake fluid, differential oil, gearbox, power steering, windscreen wash fluid, battery water, air filter, windscreen wiper, and mirrors. Itong, ang pagkakalam ko, itong battery water kapag pre-maintenance ka naman is wala naman yan. Pero meron kasing mga ibang battery guys, diba, na maintenance siya. Kailangan lagyan ng tubig pang baterya. So, yun lang guys. Ito, yung total lang inabot niya. And so far, okay naman. Ayun. So, I recommend sa Shell is okay naman. Maganda sa Shell. Tapos, meron silang off, ano yung package din na free naman. Yung back to zero. Kaya mabango ulit yung sasakyan. Kasi parang mag-aamoy bago siya. Pausukan sa loob. Tapos, i-stack ng ilang minuto. Then after that is ano siya, may yung ambience niya is yung mga mababang amoy is matatanggal sa loob ng iyong sasakyan. So kaya ngayon is medyo maganda yung amoy ng sasakyan. And that's it guys. So sana nakapagbigay ako ng kaunting idea sa mga gustong magpa change oil dyan sa Shell, which is ito nga yung based on our experience is ito siya. Nilagay kasi sabi ko from house to work lang ako, madalang ako mag long drive siguro kapag uwi lang sa province. So ito yung in-offer nila. And when it comes to pricing, ito siya, yan, 3,600. When it comes on experience, okay naman siya. Mababait naman yung mga mababait doon, lalo na sa Shell Francis, sa may Malabon, okay siya. Tsaka bago yung mga facilities nila. And ayun, merong waiting area din. Same lang din sa ano, sa PMS ng Toyota, sa may Toyota.
Yun. Pero advice ko sa inyo mga kainti, ano lang, based on my perception, para pwede kayong makamura and as well is talagang ma-maintain talaga yung inyong sasakyan. Makamura at ma-maintain yung talagang performance yung sasakyan is either option nyo lang, suggestion lang, pwedeng mag-alternate na lang kayo. For example, 10,000 sa Toyota, sa kung saan kasa, or like be Toyota Wigo, then the next 10,000 sa labas naman kayo. Then another 10,000 back ulit tayo dun sa kasa. Then another 10,000 balik ulit kayo sa ano. Ang ano ko lang kasi sa pagdating kasi kapag pinagawa mo siya sa kasa or pina-maintenance mo sa kasa, ano nila yan eh, produkto nila yan. So mas well experienced sila pagdating diyan, 'di ba? Hindi mo pwedeng silang pag malakihan kasi sa kanila din mismo gawa yan. Kumbaga parang ganun, may konti silang edge pagdating sa pag-maintain ng sasakyan na yan. Pero when it comes to price, okay din kasi naman sa labas na makakamura ka, and aside from dun is okay naman yung checking na ginagawa nila, yung mga basic talaga and standard na kailangan mini-maintain is ginagawa naman nila. So that's it guys, dito ko lang tatapusin tong video na to. Sana nakipagbigay ako ng kaunting input lalo na dun sa magpapamaintenance ng sasakyan. Maraming salamat sa inyong panonood and see you again on our next vlogs. Like and share mga ka-ENP and ride safe, no? Keep safe always. So once again, ENP channel signing off. See you next time guys, bye.